Meron ako dito ang nakita ang post sa Facebook. Hindi ko masyadong kilala yung John Vic Bangulya. Pero hindi na natin kailangan, ang alam ko, ano to eh, ano po politiko to sa isang probinsya sa Pilipinas. No? Politiko to. Pero since wala naman akong pakay kung sino nagsabi niyan, ang kailangan natin itama kung ano yung sinabi nila. No? So kahit sino nagsabi niyan, no? Itatama natin yung sinabi nila. Sabi dito, sa mga teachers na mahilig mambagsak ng students, please lower your standards. So sa first statement ba lang, meron na akong hindi gusto. Mga teachers na mahilig mambagsak. Unfortunately, meron talagang teachers na mga namimensional. Unfortunately. Pero, hindi ako agree na please lower your standards. Bakit? Kasi sa education, meron talaga tayong standards na sinusunod. Yung binanggit ko kanina, na kapag hindi ka qualified, dapat talaga hindi ka muna papasa. Kasi lang, instead na mapapabuti ka kapag pumasa ka, lalo kang mahihirapan sa next level. Kunwari, grade 1 ka. Pag hindi ka pa qualified, maging grade 2. Pero, pinasa ka ng grade 2. Lalo kang mahihirapan sa mga lessons ng grade 2. Okay? Yun. Kaya, first sentence mo lang, disagree na ako. Yun yung pagtatama. Second, sabi niya, di nyo ka-level yung kaharap nyo. Degree holder na kayo, samantalang sila kaka-start pa lang mga ito. Di kayo magkatulad ng level of perception. Hindi ko masyadong alam kung ano yung pinanggagalingan ng post niya. Ano ba yun? Parang, medyo malabo eh. So yung pagpapaba ng standards, hindi ko guys. Ako dapat, para sa akin, iakma mo yung expectation mo dun sa tinuturuan mong level. For example, ikaw ay nagtuturo ng grade 6, huwag kang mag-expect na dapat yung knowledge ng mga tinuturuan mo ay pang grade 7. Pero dapat yung standard na pinapalo mo ay pang grade 6. You know? Kasi pag binabaan mo yung standards mo, no? Hindi mo sila pinupush para mag-move forward. Magiging stagnant sila. So, siguro, ang tinutukoy niya siguro dito, yung parang yung mga teachers siguro na nangmamaliit siguro ng bata. Ganun, no? Siguro. Sabi dito, may iba dyan late bloomers. Na-explain ko na kung ano ang dapat gawin sa mga late bloomers. So, again, kung darating yung panahon na magkakaanak kayo at late bloomer yung inyong anak. Bilang magulang, responsibility natin na i-push yung bata, tulungan yung bata. No? Ang education ng isang tao, hindi lang yan responsibility ng teacher. No? Kapag late bloomer yan, walang magagawa yung ordinary teacher. Kayo na family members, especially parents, kayo yung may responsibility na gawan ng paraan niyan para makahabon yung bata. I-tutor niyo sila sa bahay. Diba? Turuan niyo sila. Yung part na yan, huwag isisiyan sa ano, sa teacher. Kasi katulad na sinabi ko, public school, 40 plus students. Kung late bloomer yung anak mo, paano niya matutulungan? Siya lang ba ang late bloomer sa klase? What if madami sila? Bukod pa doon, yung teacher na yun, hindi na talaga matututuhan lahat na isa-isa. Kaya yung ano eh, di ba, yung learning rate ng private school mas mataas kasi mas konting estudyante ang kailangan tutukan ng teacher. Parang nalang. Ayun, another na dapat improve sa education dito sa ating bansa. So tuloy natin, sabi nga niyan, huwag agad judgmental, huwag manirit ng tao. I repeat, huwag masyadong taasan ng standards, mali po tayo dyan. Diba? Imbis na manirit, tulungan mong makabangon, trabaho mo yan. Nako, yun yung sinasabi ko sa inyo. So dinami-dami ng trabaho ng isang teacher na yun. At let's say 40 students, hindi nila matututukan talaga yan. So, kapag siya na lang yung tinuturuan, paano naman yung iba? Ano naman yung 39 other students?
Ako dito, mas gustuhin ko na i-encourage mo yung mga late bloomers na mag-exert more effort, including the parents, family ng late bloomer. And at the same time, make sure naman na walang pagkukulang dun sa side ng teacher. Yes, sa parang ganito na kailangan i-lower yung standards nyo, etc. Hindi tayo magdito dyan. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo Prof. TSC Adventures and follow naman sa ating Facebook page, Prof. TSC Adventures. Soon, madadagdagan pa yung ating platforms. Pero for now, dito lang muna tayo. Kung gusto nyo pa lang, gusto nyo magbigay ng topics na pag-uusapan, pwede kayong mag-comment dyan sa baba or i-email ninyo ako sa adventurestsc@gmail.com. No? O kaya mag-PM kayo dyan sa Facebook page ko or mag-comment kayo sa mga videos na din. And tingnan natin, pag worthy naman yan, useful yung comment na yan, itatakal natin dito sa ating kwentuhan. So, again, this is Prof. TSC ng TSC Adventures. Sana kapulutan nyo ng aral o may saysay yung ating kwentuhan ng gabi. So, I'll see you on the next one. Thank you.